Isang masangsang na problema ang nagbabadyang bumalot sa Baguio City. Ipinasara na nga ng DNR o ng Department of Environment and Natural Resources ang Irisan Waste Recovery Facility dahil sa hindi raw maayos na pagtatapon ng mga basura. Live mula sa Baguio City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, hindi naman nagkakaroon ng problema sa garbage collection ng Baguio City, bagamat patuloy ang ginagawang pagsisiyasat at pag-aaral ng DENR sa Solid Waste Management Program ng lungsod, no, bilang bahagi ng mas malawak na rehabilitasyon sa tinaguriang Summer Capital of the Philippines. Summer Capital ng Pilipinas kung ituring ang Baguio City. Pero sa likod ng pagiging isa sa pangunahing tourist destination sa bansa, nagbabadya ang hindi na maitagong problemang dala ng paglobo ng populasyon at kakulangan ng solusyon sa lumalalang problema ng basura sa lungsod. Minsan po medyo nakaka-distract po yung amoy. Makakasakit sila pag nalanghap nila yung baho. Isa ito sa tinututukan ng DENR ngayon. Kaninang hapon, ipinasara ng DENR ang Irisan Waste Recovery Facility. Dito tinatapon araw-araw ang higit 4 na toneladang biodegradable waste ng lungsod. Ang problema dahil hindi mahigpit ang pagpapatupad ng waste segregation program ng lokal na pamahalaan, halo-halo pa rin ang basurang dumarating dito. Ang resulta, tambak pa rin ang hindi nabubulok na basura at nagmistulang dump site ang recovery facility. Sa bungad pa lang ng pasilidad, amoy na agad ang tambak ng basura sa loob. We will be coming up with the temporary CDO. Subject yan, doon sa kanila magiging explanation, yung mga tao rin sa paligid, maapektuhan yan eh. They need to explain. Pagkuha namin sa mga CDD, Central Business District, yung iba nakasako, nakasilutin. Sinisiparate natin yung silutin. But yung nandyan sa labas na nakikita natin na silutin, 2010, matagal na yan. That's the subject of our contract with the new contractor to process all of those and then separate yung plastic para madala sa engineered sanitary landfill. Kakausapin ng DNR ang lokal na pamahalaan para pag-usapan ang mas malawak na rehabilitasyon ng lungsod. Nasimulan na at patuloy ang paglilinis ng mga ilog at sunod namang tatalakayin ang pag-alaga at pagpaparami ng mga pine trees ng Baguio City, nakilala din bilang City of Pines. Matatandaang noong 2011, ilang tao ang namatay nang gumuho ang tambak ng basura sa Irisan. Ang pagsasara ng Irisan Waste Recovery Facility hindi naman daw magre-resulta ng garbage crisis sa Baguio ayon sa DENR. Pwede pa rin namang dalhin ang basura ng lungsod sa landfill ng mga kalapit na probinsya. Ang tinatayang 106 toneladang non-biodegradable waste ng Baguio dinadala sa isang transfer station sa Tuba Benguet bago hakutin palabas ng Cordillera Region. Ma'am Jess, ang DNR na mismo ang aminado na medyo limitado ang naging resulta ng unang bahagi ng rehabilitation ng Baguio City na halos kasabay na ni-rehabilitate, no, ng Boracay at iba pang mga sikat na tourist spots sa ating bansa. Kulang kasi doon sa tinatawag na synergy sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng national government agencies gaya ng DENR, kung kaya't hindi nakamit yung output o yung expected na resulta ng ginawang rehabilitasyon. Pero nabanggit nga kanina ni Yusek Antiporda na kahit na papano ay bumaba na yung coliform levels ng mga ilog, bagamat medyo mahaba pa, no, yung kailangang proseso na pagdaanan bago masabi talaga na ligtas na itong mga waterways, ilog ng Baguio City. So bukas yung inaasang pagpupulong dito sa bagong mga opisyal ng incoming na lokal na pamahalaan ng Baguio ay inaasang magbubunga ng mas matibay at konkretong rehabilitation para malaman kung anong mga susunod na hakbang para sa tinaguriang Summer Capital of the Philippines at yung isa tila sa pinakasikat na tourist destinations sa ating bansa. Ma'am Jess. Alam mo, Chino, taga-norte ako, so hindi ko maiwasan maalala na nung araw, pagpaakyat ka ng Baguio through Naguilian Road, yes, nasa Irisan ka, amoy mo na yung pine, yung mga puno ng pine trees, or even before that, no, nandun ka pa sa baba. Mm-hmm. Ngayon, pag daan mo ng Naguilian, basura na yung naaamoy mo. Eh. So about time na kailangan i-address nila itong problemang ito.
Oh, tama ka dyan, Ma'am Jess. No? It's ironic na mabanggit mo yung Irisan dahil tayo nung bata rin ay dumadaan dito galing sa Manila. No? Ilan lang to sa mga rota paakyat ng Baguio. At tama ka dyan, no? Habang na dadama mo na yung lamig ng City of Pines, kasabay na rin dyan yung amoy o yung halimuyak, kumbaga, nung mga pine trees, no? Pero sa ngayon nga, pansin natin, mismo mga residente nagsasabi, on a bad day, kapag malakas ang hangin, ay amoy na amoy nila itong masangsang na amoy mula dito sa waste recovery facility dito sa Irisan, no? Pero ito na ang sinisikap ngayon ng DNR na whether ipa-close down, ilipat, o di kaya hanapan talaga ng solusyon, no? Para maibalik sa tamang ayos itong summer capital of the Philippines. Kung kaya mataas din ang kanilang pag-asa na with the incoming local government officials ay maaaring makakamit nga nila yung mas matibay na rehabilitation at masimulan na itong pagtaas ng antas ulit ng Baguio City destination sa ating bansa. Kung Diyos. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.